Si Vice President Sara Duterte ay lumabas bilang namumunang pagpipilian para sa mga potensyal na kandidato sa pagkapangulo sa isang survey ng naisinagawa ng Oculum Research and Analytics noong unang quarter ng 2024. Inilabas po ng Oculum Research and Analytics ang resulta ng kanilang presidential opinion poll para sa unang quarter ng 2024. Nagpakita sila ng listahan ng mga pangalan ng walong personalidad para sa presidential poll. 42% ang nakuha ni Vice President Sara Duterte, 17% si Senator Raffy Tulfo, at 10% si dating Vice President Lenny Robredo. Nag-tie at may tig 4% sina dating Manila Mayor Isko Moreno, Senator Aimee Marcos, at dating Senator Manny Pacquiao. Nasa listahan din si Senator Robin Padilla na nakakuha ng 2% at House Speaker Martin Romualdez na nakakuha ng 0.4%. 14% ang undecided o walang pasya. Isinagawa ang kinumisyong survey noong February 21 hanggang 29 ng Oculum Research and Analytics, isang kumpanyang nagsasagawa ng opinion polls, qualitative at quantitative research. Ayon sa ulat sa 24 Oras, umani si Duterte ng suporta ng 42% ng mga respondents sa survey bago sina Senator Raffy Tulfo at dating Vice President Lenny Robredo. Ang mga resulta ay Sara Duterte, 42%, Raffy Tulfo, 17%, Lenny Robredo, 10%, Isko Moreno, 4%, Aimee Marcos, 4%, Manny Pacquiao, Martin Romualdez, 0.4%, hindi nakapagpasya, 14%, iba o wala sa listahan, 2%. Ang datos para sa presidential survey ay nakalap sa pamamagitan ng face-to-face interviews ng 3,000 individual sa buong bansa mula Pebrero 21 hanggang 29, 2024. Ang mga survey na ito sa unang quarter ay kinamisyon ng mga pribadong individual. Sinabi ni Oculum na isinagawa nito ang survey kasama ang APOR, isang profesional na organisasyon ng mga akademiko at mananaliksik at Areopagus Communications Inc. Sa kaugnay na balita, kung maalala ninyo po ay humiling si Senator Raffy Tulfo na huwag na siya isama sa mga anumang gagawing presidential survey. Nauna sa pinakabagong Pulse Asia survey sa pagkapangulo, sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy. No survey that we have come out with show that in a one-on-one situation, did Sara Duterte win over Senator Tulfo. It hurts me actually na nag-uumpisa pa lamang tayo, itong administrasyon, baby pa lamang, pinag-uusapan na natin kung sino maging kapalit sa baby na yan. No, we should be talking about how we can support this administration going towards its goal hanggang sa ma-achieve it pagdating ng 2028. This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, huwag nyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Wala sa utak ko po yung 2028.